Good morning po mga kabibilabs, at ngayon po ay kita nyo naman nakabihisan ako, nakahaba ng jacket and may kalo dahil ngayong araw po ay nagsisimula na si Ate Mary mag-ani ng kanyang palay. Ayan, dito lang po sa aming tapat ng bahay. Ayan yung kanyang palayan mga kabibilabs. So nagsisimula na sila mag-ani, kaya ngayon ay maki-ani din tayo kay Ate Mary. Ayan. So ang lapad ng palayan ni Ate Mary hanggang doon pa. So meron pa dito, hindi lang ito, meron pa doon sa kabilang lupa. Ayan, asawa ni Ate Mary at si Ate Mary ay doon din. Ayan. Hello ka naman Kuya Go. Hello mga kabilang. Dahil wala si Eric, kami na lang muna, naglaot si Eric. Kaya kami na lang ni Milen ang mag-ani. Ayan si ka-sister. So, busy. Ayan. So, si nanay ay nasa tabila. Ayaw magtabi. Kasi mabilis siya. Ayan. May iki-ani tayo. Para naman ay... may makain-kain. Yun, so ang lapad na naani ni Ate Mary. Ay, Dan. Pwede na ano, maggawa ng anak. Marunong ka na pala maghanap buhay. Ay, di wow. Kung kailan ay pa, ay di wow. Ayan, Kuya Go. Nagpapabati na si Ate Mary. Dagdagan daw ng anak. Hindi wow. Ay, pwede na rin kasi masipag naman siya. So magandang umaga po mga kabibilabs, at 'di ba kahapon ako ay nag-ani ng palay ni Ate Mary. So hindi lang na videohan yung pangkalahatan na pag-ani ko kasi walang taga-video, at si Eric nga po ay nasa laot, at ngayon po ay nasa laot pa rin si Eric. So bumalik ulit para mag labay or combine. So yung aking naani pala ay ito. So ganito lang karami dahil super init at hindi kaya, grabe ang init, parang yung aking ulo ay nako, parang mabiyak dahil sa init. Kaya ganito lang kadami yung ating naani. Ayan, so ito yung ating naani mga kabebelay. Ayan mga kabebelay, bali ito ay mga kalahating sako lang. At yung kabila naman ay ito. So, isang sako to, kaso maliit lang na sako. So, ang gagawin natin dun sa palay na naanin natin kay Ate Mary ay gigiukin, yung tawag sa amin ba, para matanggal yung kanyang butel dun sa kanyang tangkay, sa kanyang katawan. At pagkatapos yan nagiok at ibibilad, mano-mano na lang tayo. So, okay. So, bago ang lahat, at gagawa muna ako ng paggigiukan ko. Imbes sana trapal, dahil wala tayong trapal. So, ang gagawin ko ay sako. So, ipagtagpi-tagpi ko lang ito mga kabibilabs para mayiging malaki. Para makagiuk tayo. So, yun. Abangan nyo na lang mga kabibilabs.
So, bali, nandito na rin si Nana at hindi lang siya nakaabot sa pag-ani. Ayan, so si Nana daw ang magatahi ng sako yung pagtagpi-tagpiin. Bale, na ano ko na siya, nasira. Ayan o. Ayan. So, malapad na siya. Ayan, si Nana ang magatahi at ako naman ang magagunting. So, tutulungan tayo ni Nana mag-giop ng palay. Kasi dati, nung high school pa lang ako, or elementary, mula elementary hanggang high school, so sila Nana ay nag-bukid din at nagtatanim din ng palay. Kaya yun, marunong din ako mag-giok. Kasi, yun nga, kapag walang ibang taga-ani, kami yung nag-aani ng palay bukid. Pero ngayon, wala na kami tanim kasi hindi na kaya ni Nana pumunta ng bundok. Dahil malayo. Ayan, so ito na yung aming nagawa ni Nana, yung sako. So ngayon ay mag-uumpisa na tayo mag-giok. So sisimula na tayo mga kabibilad. Yun. So, kailangan ay nakasapatos kasi masakit yung kanyang, ang kanyang ganito, oh. Yan, nakakasugat yun mga kabiblogs, kaya kailangan ng sapatos. So, malinis naman yung aking sapatos at bagong laba. Sige. Para sa akin to. Okay. Magatulong din ba? So, si Nana ay hindi siya magasapatos kasi hindi sanay. Hindi ako madumi ang paa ko eh. Malinis naman daw ang kanyang paa. Yan. So, ang nag-ano nito, parang nag-chacha lang ba? Nag-sayaw. Yan. Yan o. Maganda to pag may sound. Ganyan. Tapos, dyan lang sa tabi na. Yun, natanggal ulitin na. Ulitin ito. Ulitin pa? Baka mayroon pa. Ay, ulitin pa daw yun ni Nana. Baka daw mayroon pa. Yan, natanggal na. Ang daming ipa eh. Daming ipa daw. Ito yung akin. Yan. So, ito ay uulitin ko. Para kang nag-alaba lang. Gamit ang paa. Sa pagkakas mo lang sa pagkakas. Sa pagkakas. Yan, balis ka naman. Da, di. Puro itang iba. Yun. Ipa na yan ano? Wala na. Wala na, ubos na. Ang natira ay puro ipa na lang. Yan. Dami din oh. Saan ang ilagay ang kwan? Ito. Bibilas, bale, tapos ko na na giok at meron pang natira dito sa kulay blue ng sako. Ayan, meron pang kaunti kasi sabi ni Eric ay wag daw ubusin ng giok at mag-try daw siya kung paano mag-giok kasi hindi yun marunong mga kabibilas eh, kaya tuturuan natin at hindi naman siya sanay sa mga bukid at sanay lang siya sa dagat, kaya turuan natin. Ayan, so ilagay ko na dito sa sako. Yun, ito na yung last na ilagay natin sa sako. Yun. Ayan na po lahat. Mga, pag natapos siguro, yung iba ito, siguro mga hanggang dito yan mga kabibilabs. At yan yung ating naani lahat. So, ngayon po ay... So, pagkatapos nito ay ibibilad na ito mga kabibilabs para matuyo daw sa kanina na.
Ayan mga kabibilabs, bale si Eric na ang mag ano nang palay. So, turuan natin. Mabanas kayo, nakahubad. Paano? Yan, parang nagkatsatsaka lang. Yun, sige. Yung parang naglalaba ka, yung gamit parang ginakusot-kusot mo, parang nag-ano ka baga. Di ba pag sa kamay? Yan! Yan, yung ganyan. Sige. Yan, di ba? Gatanggal. Yun. Baliktarin mo. Baliktarin? Ah, ganyan na. Yan. Yan. Ganto pala ito. Tapos. Time po. Iba na talaga pa nabuhay sa ano. Sa 90s. Maganda na nasa ito. Ano ka kasi? Nasa rich kid. High tech na technology na ako naging anak eh. Hindi ba? 1990s ka. Kasi hindi ko nga nabutan. Nagaganto kami. Sabagay. Hindi mo lang nabutan. May mga gilingan na ano. May mga ano sa mga nanay. Madami nga eh. Ano yung pa natin yan? Bayuhin. Ito yun. Siyempre, ibilad muna bago bayuhin. Yan. Okay, so marunong na si Eric at maya-maya ay bilad ko na yan mga kabibilags. Ayan mga kabibilags, bali binibilad ko na yung ating palay. Ayan. Para matuyo. So, kailangan ay panipis-nipisin talaga yung pagbilad para mabilis matuyo. So, depende naman yan sa sikat ng init mga kabibilabs. Siguro mga dalawang araw to na bilada namin. Pagkatapos nun ay babayuhin na natin. Mga kabibilabs, bali yung ating palay po ay tuyo na sa init. Ang gagawin po ay magbabayo tayo ng kaunti para isasaing natin. Ayan. Ito na po lahat yung palay na naani natin kay Ate Mary. Ang gagawin natin ay magbabayo tayo dito. So, wala po dito si Eric at ng isda at kami lang dalawa ni Nana. So, magpatulong lang ako mamaya kay Nana yung pagtahit kasi hindi tayo expert doon. So, tamang-tama dahil naglambat sila Eric at mamaya ay magluluto tayo ng isda. Okay. Ayan si Nana, so nagatahi. Yan, so ito yung ating pangbayo. Yung iba ay natanggal na. Kulay pink. Yan. Yan o. Tatahipan daw ni Nana kasi hindi tayo expert sa pagtahip. Si Nana ang taga-tahip mga kabibilabs. At pagkatapos ng tahip, babayuhin ulit para matanggal yung kanyang ipa. Yan. Ito. Ang daming ipa. Si Nana ang taga-tahip. Yan o. Ang daming ipa. Sana all. Magaling magtahit. Yun, kita na yung kanyang pink. Ayan, ang kanyang bigas mga kabibilabs. Masarap yan kasi mangyan yan. Ay, mangyan native na palay. Madami din palang aking nabayo. Madami din siya mga kabibilabs. Masarap to sa lugaw. Ayan, so dito natin ilalagay yung aking nabayo. No.
kaya? Hindi. Okay. Matindi, kayang-kaya ni Nana. Pero ako hindi ko yung kaya. Si Eric, marunong din magmanyan mga kabibilals. Magpahip. Talo yung mukha mo sa ko. Talo pa eh. Pagkatapos, bayahin ulit nito. Dahil patanghali na po mga kabibilag, ngayon po ay magsasain na tayo. At ang ating sasainin, syempre, yung ating pinagpaguran. Ayan yung pinatahi pa ni Nana. So, madami-dami na rin yung aking nabayo. Ayan, ipakita ko sa inyo mga kabibilag. Ayan po lahat yung aking nabayo na meron pa akong babayuhin dito. Ayan, ito na lang yung natira. So, ngayon ay magsasain na tayo. Ay na, okay na. Siyempre, dahil tapos na ni Nana natahipan at ngayon ay magsasain na tayo dahil patanghali na. At wala pa si Eric. Maya-maya siguro ay uuwi na rin sila. Dahil kami lang naman dalawa ni Eric ang kakain. Yan, siguro mga dalawang baso okay na. Yan. Yes, hanggang maggabi na lang ito. Sabi na na dapat hanggang hapunan. Kaya dudublihin ko na lang mga tatlong supa. Apat. Para isang isang saingan lang pink ang kanyang kulay. Mabango niya. Mabango siya. Tatlo. Sige na, pasi ko na. Kada na wala? Apat. Yan. Sipod o sa supahan. Hanggang gabi na. Hapunan. Ayan lahat, mga kabibilabs. Yan na lang yung natira at meron pa doon. So, magbabayo pa ako. So, sinana mga kabibilabs ay hindi kakain ng palay bukid kasi sa amin kapag lalo't mga bagong ani kailangan ay sama-sama kaming kakain. So, dahil hindi kami kumpleto, so ako lang daw ang pwedeng kakain. Okay lang daw ako kumain pero kapag sinana talaga ang kakain ay ayaw talaga niya. Ay gusto niya talaga ay sama-sama kami. So, kapag pumunta kami dun sa lugar namin ay dadalahan lang namin yung mga kapatid ko ng bigas at para naman makakain na si Nana. Kapag nakakain na kami kumpleto, pwede na si Nana kumain. So, ang kakainin lang ni Nana ay yung natural na bigas. Yung kulay puti, yun lang ang kanyang kakainin. So, magsasain pa ako mamaya para sa kanya. So, yun po mga kabibilabs. Pink na pink talaga yung kanin. Ang bango niya. Ganyan tagapag palay bukid. So, mabango siya, oh. Yan. Kumukulo na yung ating sinaing. Pakarating lang nila Eric. Galing. Lambats. Hi, kamusta? Ito lang ginamuli namin lahat. Seryoso? Hindi. Yeah. Dami yan. Antik nang mapuno. Yan, bali na dito rin si nanay. Aragay! Seryoso mo lang. Mga kabibilabs. Seryoso? Nabanggi siya, may cooking kami sa fishing brother. Yeah. Hindi ibintang iba? So, may cooking daw sila sa fishing brothers. Wow! Halimaan ako! Yes. Ang sarap na kalimaan mo! Ilang piraso? Isa lang pero mga 8 metro isang pisaw. Ba? Ang swerte nyo? Iba talaga. Lugi pa nga nagdayo. Hello! Nagdayo kayo? Yan lang. Hindi mo alam, ikaw ay ginamaritis namin. Bakit ginamaritis? Kasi, yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan lang naman. Mga nakaraan ba? Ginaulit-ulit ba? Ginamaritis. Yung kabibilabs, nakakuha ng talbos ng kamote. Yes, para sa habang si Nana ng palay. Sinigang. Yes. Nagatahip. Yung ating talbos na muta ay malapad na talaga.
maabot na dun sa taas. Yun na. So, magluluto na tayo ngayon ng huli nila Eric. Siyempre, dahil masarap yung i-partner yung isda dun sa Palay Bukid. So, ang gagawin ko ay sinabawan na naman. So, 4 piraso yung ating isasabaw. Bale, nakapag-init na ako ng tubig. Lagyan na natin ng patis. Ayan, syempre yung gulay ay ilagay ko na rin. Okra. At yung talbos. Ayan, so konting kuloob na yan. So ngayon naman ay mag-prito tayo ng isda. Lagay ko lang dalang pantabang eh. Ito yung ating iprito. Itong malaki yung ating uunahin. Yun o, yung ating kanin. So, pakain na kami. Sandok na tayo mga kabibilay. Pink rice. Red rice. Pink siya ha, hindi siya red. Ah, red rice. Red rice ha. Kukuha ako ng sili dito sa bulaklak. Ngayon lang nangyari to. Ang bulaklak nagkaroon ng sili. So, joke. Saka kalamansi, mga kabibilab. Dito. Kuha rin tayo dito ng kalamansi. Yan. Ang ating kalamansi ay hindi pa talaga masyadong malaki. Dagdag tayo. Yan. Okay. Ang isa ay dito. Yan. Tapos yung isa sa ating sinabawan. Yun. Yan. At yung isa sa ating sinabawan. Yan yung kasama. Dito na. Yan. Yan ang got this. Kaya na tayo. Yes. Saka yung aming kanin na may Milo. Natural yan. Ito natural. Yung kay Nana. Yan ang kay Nana. Yes. Yan. Ito. Pinito. Yan. Okay. Kain. So mga kabibilab, let's eat pa tayo. At nakaprepare na yung ating pagkain. So, kain naman sa lahat. Sa pag-ingat, sa pag-ento. Amen. Amen. Let's eat na. Kain po tayo mga kabibilabs. Alam na ba nila kung bakit? Hindi ka kain sila na. Yes, sinabi ko. Kanina. Sinabi ko na kanina. Matitikman natin ang pink rice. Malabuno. Masarap. Masarap. Malabuno. Ang malabuno. Malabuno ba ito? Uy. Ayun ang mag-stall kong sabihin eh. Sarap na naman kanin na to. Ang pinusarap din. Sabi nga. Snap, pinulit ang. Nagyan ng Milo, okay na yan. Pareho na.
Mabango. Na malasa. Mabango. Ang sa crunchy. Hmm. Bukaw na. Sniper ba? Ayaw mo ng sniper. Ayaw natin. Bye mga kabe-vlogs. Maraming salamat ulit sa inyo. Bye bye na. Bye bye.